names? My gosh! Ayoko yata. Cut. Tinarayan ako. Kinausap niya ako ng 2 oras sa telepono at minura niya ako. Huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyahiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi mo kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hi guys! Maayong adlaw sa inyo. Si Snoopy Sir na po ito. Nandito ko ako ngayon sa Sagada Coffee. I love this place. Ito po ang aking bagong go-to place kasi po masarap ang kape nila. Ano lang to ha? Trial lang natin to na mag-vlog ako para sa inyo. Pag na-type pa ninyo, then uulitin po natin ito. Hindi po ito magiging katapusan. At sana naman po nawa magustuhan ninyo. At ngayon, ang gagawin po natin as our trial vlog, ginawa po si Direct Mom ng mga questions. Nilagay niya sa isang maliit na platito. Ito po, 2 sila. At promise, hindi ko alam kung ano mga nakalagay dito. Bahala na kung anong isasagot ko. Kailangan ko magsalamin. Sunnies. Oh my goodness gracious, hindi ko talaga alam to, promise. Ito na, nag-umpisa akong hindi komportable siya. My gosh, ano ito? Kasama until I realized na... Names? My gosh! Ayoko yata, cut. Gina na, ito na. No, magkakasama pa lang kami sa Channel 2 noon na napansin ko na na parang hindi masyadong gusto ang personality ko siguro, character ko. Baka feeling niya masyado akong nagpapasweet, masyado akong goody-goody two-shoes, paplastikan siguro siya sa akin. Pinakiramdam niya talaga sa akin na hindi siya komportable at hindi siya nag-enjoy sa company ko. I had to talk to her for her to realize na I'm not what she thinks I am. Ang feeling ko kasi, kailangan nandun pa rin yung professionalism. Huwag pa rin mawawala yung pagiging tao natin. Next! Malaki ang pasasalamat ko kay Lino Broca. Si Direk Lino Broca ang nag-discover po sa akin nung ako ay 2.5 years old for the movie Wanted Perfect Mother. Isang experience na hindi ko makakalimutan with Maricel Soriano. Tinarayan ako. Pero hindi ko talaga makakalimutan sa kanya. Kinausap niya ako ng 2 oras sa telepono at minura niya ako. I was going through so much. Medyo magulo ang pag-iisip mo ng lola ninyo ng mga panahon na yon. At may mga hindi rin naman ako mga tamang desisyon na pinagagawa ng mga time na yon. Si Maricel Soriano ang aking naging konsensya. Kapag nagkita kami, ito ang isang bagay na itatanong ko kay Gabby Concepcion. Gabby, nagka-crush ka ba sa akin? Kahit na minsan. Kasi crush ko si Gabby. Alam naman yan yung madlang people. Imagine, hurt ako. Anong... Parang feeling ko sana ako nagkulang. Ganon joke. Ito yung plate na ang nasa sa loob ay, oh, names ng mga artista. Ang nakuha ko, Miss Dina Bonavie. Dina Bonavie is a beautiful person inside and out. Yes, mataray si Miss D. Sasabihin niya sa'yo kung ano yung hindi niya gusto sa'yo. But, may puso siya. Maganda ang kalooban ni Miss D. Kaya lang ha, napaka-pranka. Kung hindi ka medyo sensitive ka at balat sibuyas ka, eh, medyo mag-ingat-ingat ka sa mga pagkikilos mo sa harap ni Dina Bonnery. Pero komportable ako kay Dina. Napaka
supportive niya sa akin, para siyang ate sa akin. Kung si Maricel nakakatawa bilang artista, mas nakakatawa ang personality ni Dina Bonnelly. Si Maricel kasi, magugulat ang marami sa sabihin ko, pero sa experience ko kay Maricel, seryoso siya sa akin. Si Dina, mas funny ang mga conversations namin without her trying so hard na maging funny. Pero pareho ko naman silang mahal, sobra-sobra. Mila Ocampo, my mommy, at isa po siya sa mga naging sikat na artista ng mga panahon niya sa LBN Productions. Katotohanan, ang mga magulang naman natin, hindi man sila perpekto, at the end of the day, sa kanila pa rin tayo humihingi ng tulong, at sa kanila pa rin tayo humihingi ng wisdom and advice. Joel Lamangan. Si Direct Joel, terror talaga. Natatakot ako kay Direct Joel. But, yung takot ko na yun kay Direct Joel ang nakakapag-motivate sa akin to do my best. Richard Gomez. Si Richard Gomez, isang tao na special sa, naging special part ng aking life because bukod sa naging ka-love team ko rin naman si Richard, nagpapasalamat ako sa kanya hanggang ngayon. Nasa puso ko yun dahil siya yung nagbigay ng siya yung naging voice of wisdom ko. Nung panahon na medyo magulo ang lahat naman tayo nagdadaan dyan, medyo magulo yung pag-iisip ko. Claudine Barreto. Si Claudine, mahal na mahal ko, super. May heart ako for Claudine hanggang ngayon. Hindi man kami nakakapag-usap, hindi man kami nakikita, pero miss na miss ko si Clau. Kasi parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya in a lot of ways. At saka nung time kasi namin na sa kabilang stasyon, ginagawa namin yung Marina, wala naman akong na-experience na masama sa kanya. Sweet na sweet pa nga ang relationship namin sa isa't isa. Para talaga kami naging magtita. I hope sana makatrabaho ko ulit si Claudine. Ay, nako. Tapos ang utang yun. Nakaraos din. It's fun. Kakaiba. Naninibago ako kasi biro mo, no? Ngayon, uso na ang vlog. Inong araw, wala naman kami nito. Pero ngayon, ito na yung way para makapag-communicate ako sa inyo. And at the same time, nakaka-nervyos kasi syempre hindi ko alam kung paano pantimplahin ito. Eksperimento pa lang tayo, guys. But I'm excited and I'm happy kasi ito na naman yung isa pang avenue, isa pang way para magkaroon tayo ng interaction, hindi man tayo nakikita ng personal. E parang ito na rin yung way na maging close ako sa inyo at maging close kayo sa akin. At mas marami pa kayong malaman tungkol sa akin, yung totoong Snooki na tao, hindi lang po yung nakikita ninyo sa television ng mga ate. I'm thankful and I'm so open to all your suggestions. Kung ano pa po yung dapat kong baguhin, kung ano pa yung dapat kong... Thank you very much, guys. Maayong adlaw.